Mapagpalang araw po sa atin mga kapatid at welcome back po sa atin Facebook page at YouTube channel. So for today's video mga kapatid is another reaction video na naman po tayo. At ang atin pong gagawa ng reaction video ay galing pa rin po kay Sa Iyong Araw. At ang title po nito ay Nakagigimbal na Pangyayari Hindi Inaasahan ng Iceland. So ito ay isang parang pagsabog ng bulkan or pagputok ng bulkan o pag-apaw ng lava sa siyudad ng Iceland, no? So, disclaimer lang po, ang video pong ito ay hindi po natin pinatotohanan at hindi rin po natin pinasisinungalingan. So, bahala po kayong mag-research or magsaliksik patungkol sa video na ito. Ako po ay magre-reaction video lamang at bahala po kayo, no? So, ano pa pong hinihintay natin, no? Wala naman tayong hinihintay na, kaya simulan na natin to. Let's go! Play na natin yan. Isang nakakagulat ng pangyayari ang nangyari sa Iceland na kung saan ilang mga kabahayan sa Iceland ang pinalon at tinapunan ng lava. Ating itong pag-usapan. Subscribe po natin si Sa Iyong Araw, no? At kung gusto nyo rin po yung mga ganitong meron po nagre-reaction video, subscribe nyo na rin po yung aking YouTube channel, no? Malaking tulong po to para sa akin mga kapatid. So play po natin ulit. Mga kaibigan, ika pa sa Algeciras News. Ito ang mga larawan na kung saan makikita ang lava ay sumira ng mga bahay sa Grindavik sa Iceland. Inuutos ng mga otoridad ang pag-alis ng mga residente sa buhok ng pangingisda sa Grindavik ilang oras bago sumabog ang bulkan. So ito ay galing ito ay sa siyudad ng Grindavik. Yung pagputok ng bulkan o pag-apaw ng lava, no. Sinabi na pero itong Iceland, 'di ba, malamig na lugar 'to. Bakit mayroong bulkan dito? Pangulo ng Iceland na ang bansa ay nakikipaglaban sa malalaking puwersa ng kalikasan matapos itong maglaway ng lava mula sa isang bulkan sa timog kanluran ng isla ang nakakain ng ilang mga bahay sa evacuated na bayan ng Grindavik. Sinabi ni Pangulong Gudni Torlacius Johansson sa isang televised address noong Linggo na ang isang matindi at mahirap na yugto sa pag-angkin ay nagsimula sa peninsula ng Rick James kung saan ang isang matagal ng talagang nagpapahiwatig na ang second coming ng Panginoong Jesucristo sa mga nangyayari sa ating mundo, no. Kung napapansin ninyo, lindol, gera, tapos pagputok ng mga bulkan, tagutom, no. Parang talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nagigising na sistema ng bulkan ay biglang nagising. Ang isang bulkan sa peninsula ay sumabog para sa pangalawang pagkakataon sa loob ng mas mababa sa isang buwan noong Linggo ng umaga. Inuutos ng otoridad ang pag-alis ng mga residente sa buok ng pangisda sa Grindavik ilang oras bago ito sumabog habang ang isang serye ng maliit na lindol ay nagpapaiwatig ng isang so hindi lang pala pagputok ng bulkan ang nangyari. So nagkaroon din ng lindol sa Grindavik. Ang malapit ng pagputok, sinabi ng geophysicist na si Magnus Tumi Goodmanson noong Lunes ng umaga na ang pagputok ay lumobo ng malaki sa buong gabi ngunit imposibleng sabihin kung kailan ito magtatapos. Ang Grindavik, isang bayan na may 3,800 na katao, mga 50 kilometers o 30 milya timog kanluran ng kabisera ng Reykjavik ay na-evacuate noong Nobyembre na magising ang sistema ng vulkan ng Svartseni matapos ang halos 800 years. Mula noon, ang mga manggagawang pang-emergency ay nagtayo ng mga pambansang pader na nagpipigil sa karamihan ng pag-agos ng lava mula sa bagong pagputok sa maliit na bayan. Wala pang kumpirmadong namatay dahil sa mga pagputok ngunit isang manggagawang nawawala matapos umanong mahulog sa isang butas na binuksan ng vulkan. Ang Iceland ay nasa ibabaw ng isang vulkanikong mainit na lugar sa hilagang Atlantiko ay may pangalang Sumasabog ng Isa. Ay kilala dahil sa pagsabog nito isa sa bawat 4 hanggang 5 taon. Ang pinakamatindi.
So, yung volcano to, sumasabog pala siya, no? Every 4 years ata. Di, sa mga nagdaang pagkakataon ay ang pagputok ng vulkan sa Age of Chalajukul noong 2010 na nagbuka ng ulap ng abu sa atmosfera at nagsanhi ng abalang biyahe sa transatlantikong eroplano ng mga buwan. Hindi inasahan na maglalabas ng malaking dami ng abu sa hangin ang pinakabagong pagputok, sinabi ni Gojon Helgason, tagapagsalita para sa operator ng paliparan sa isa via ng operasyon sa paliparan ng Keflavik. E patuloy pa rin normal ang pagsabog ng lava at pag-angat ng usok matapos ang isang pagputok ng vulkan malapit sa bayan ng Grindavik sa peninsula ng Reykjanes, timog kanluran ng Iceland. Makikita rin dito sa picture at video, ang pagputok ay nagbuga ng lava at usok ng higit sa 100 meters sa impapawid sa isang nakakaakit na pagtatapos sa mga linggo ng paghihintay matapos ang unang itaas ang alarma sa aktibidad ng lindol. Makikita rin sa picture at video na sinabi ng gobyerno na malamang na hindi maapektuhan ang mga flight na nakakagaan sa pangamba tungkol sa pag-ulit ng kaguluhan sa pandaigdigang paglalakbay na dulot ng abu mula sa isa pang pagputok ng vulkan sa Iceland noong 2010. Inuutos ng mga otoridad noong nakaraang buwan ang halos 4,000 na nangiraan sa bayan ng pangingisda ng Grindavik, mga 40 kilometers timog kanluran ng kabisera ng lungsod ng Reykjavik na pabalik-balik na pumasok upang suriin ang mga bahay na nasa panganib dahil sa mga pagyanig. At tingnan pa natin ang ilan sa mga features at pinsala na tulot ng vulkan sa Iceland. Kung ating mapapansin. Kaya mahirap talaga tumira sa tabi ng vulkan kasi delikado talaga ito eh. Di ba nga kagaya sa atin sa Batangas, di ba? Tapos sa Albay ba yung Bicol, no? Talagang kapag pumutok yung vulkan talaga, magbubuga talaga yan ng ano, ng lahar. Kaya talagang dapat ipagbawal talaga yung pagtira sa tabing vulkan, no? Kasi delikado yan para sa atin pag nalanggap natin yan. Lalo na yung ganito, yung lava. Sobrang delikado niyan. Lalo na kapag yung mga bahay natin eh barong-barong lang, no? Saglit lang yan matutupok ng ano, ng lava. Sin, tunay nga kaibigan na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ito na yung mga sinyalis ng Mark 1 verse 15. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Mga kaibigan, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Magsisi na tayo at talikuran ang ating mga kasalanan at paniwalaan natin ng buong puso ang salita ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At salamat kaibigan sa iyong panonood. So, sa mga nagaganap at nangyayari sa ating mundo, no? Ito ay mga sinyalis na nalalapit na talaga ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi isipin mo, nagkaroon na ng gera sa Israel, tapos sa Ukraine, no? Nagkaroon na ng gera dyan. Tapos, meron tayong naririnig na parang digmaan, kagaya ng Taiwan, China, Philippines, tapos lindol, pagsabog ng vulkan, taggutom. So, lahat ng yan sinyales ng paparating, no? Pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Kaya, tayo pong mga tao, hanggat po maaari, no? Hanggat tumihinga pa tayo na meron pa tayong hininga, mag-repent na po tayo at isuko na po natin ang ating mga buhay sa Panginoong Hesukristo hanggat hindi pa po nahuhuli ang lahat. Kasi kapag nahuli na po ang lahat at hindi po tayo nakapag-repent sa Panginoong Hesukristo, pagdurusa po ang ating haharapin, no, sa kabilang buhay. Ngunit kung tayo po ay magre-repent at susuko, at ibibigay po natin ang buhay natin para sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan kasama ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama sa langit, no? So ito lang po ang ating reaction video sa araw na ito. Naway meron po tayong napulot na aral at natutunan sa binahagi po ni sa iyong araw. So hanggang dito na lang po ang inyong lingkod at magkita-kita po tayo sa ating next video. God bless po sa bawat isa at paalam.